So welcome back mga kapatid sa for today's video. Kakagising ko lang kasi yung inakay natin nakalabas. Ayan siya. So 7 AM. Medyo bedroom boys pa tayo. So dito kanina, dito rin lang kasi yan. So dyan siya siguro lumabas. Siguro update na kayo mamaya guys kung anong mayayari. 7:02. So baka mamaya lumipad to. Pero mga 9 AM papapasukin natin to. Sige guys, update lang kayo mamaya. Guys, buksan ko muna to para pag gusto niya pumasok, papasok lang siya. Kahapon pala guys, kwan nakaligo to. So medyo fresh tong inakay natin. So malalaman natin mamaya baka lumipad. A few moments later. And we are back again guys. So yun guys, medyo madilim dito sa amin. So meron pala tayong bad news guys kasi yung kan yung kalapati natin na disgrasya. Pero bago dyan, pakainin ko muna yung mga isda ko kasi tagal ko nang hindi napapakita sa inyo. So tara guys, let's go. Ito guys, kalina napakain ko na to yung flower horn natin. So yan, medyo nagkakakook na siya. So sa mga may hilig dyan sa flower horn, pakicheck nyo nga kung potential male ba. So ayan, para medyo meron ng curb kahit konti. So medyo busog pa siya kasi napakain ko na kanina. So dito guys, kainin ko din. So bali ito, napakain ko na din to, yung Oscar natin. Yan. Yan guys, medyo galit yan. Tapos dito. So pakainin ko muna guys. So yun guys, we are back again. So napakain ko na pala yung isda natin. Tapos yung pinya natin. Yan guys. So sa mga gapi ko guys, baka ipamigay ko na lang or kan gawing feeder ng mga masterfish natin kasi kan pag lumipat may mahirapan ako sa mga lalagyan eh. Pero okay lang naman maliliit kung ano lang madala. So gagawin na lang feeder. Tapos dun dyan guys, yung inakay natin to, so time check tayo, 9:50. So ilagyan ko yung pa natin, yung SD card puno na. So wala pang isang buwan yung 64 GB natin na puno na. Grabe naman. So ganun talaga guys kasi kun yung ibang video kasi hindi ko na delete, sobrang kung anong gagawin ko ba. So paki-comment guys kung ano magandang gawin, kung gagawa ba ng page sa FB or re-upload. Pero yun din yung isang plano ko guys. So kasi para kun at least may doc kung sa Facebook may makagawa tayo ng page, soon ma-upload din natin yan. Tapos yun guys, papasukin ko muna yung inakay natin. So medyo naputo lang guys, pasensya din kasi kan. So kailangan na natin mag-upgrade soon. So isang like lang sa mga fan, sa mga video para at least malaking tulong din. And then paki-subscribe nyo na din guys para at least lumaki yung channel natin. So yun guys, papasukin ko muna guys kasi medyo tanghali na, 9:53. So namali yung routine natin kasi guys, lumabas siya dito. Dito kasi kanina mayroong butas na maliit. Kasi ganun talaga guys yung kalapati. Kapag umaga medyo hyper talaga. So yun, papasukin ko muna guys. Guys, yung inakay natin, hindi natin mapasok kasi kan pumunta ng bubong. So update lang kapag napapasok. Bumaba naman siya. So ibabalik ko muna siya dyan. Papasukin ko pala. So maya pala guys, hindi ko na siya mapapalabas kasi kan once a day lang natin ito pinapalabas. Napapasok na natin siya. So ayan pa yung mga kan. So ganda natin siya. So binigyan ko na yung kan guys, patuka para magpapasok siya. Tutuka na lang siya. So ayan siya guys.
So mga ilang linggo pa siguro lilipad na talaga to. So kuha muna ako guys para ng pang-mix natin kasi kanya Webes bali kwan. Nag-start ako ng probiotics Tuesday, Wednesday, Thursday tapos pagka Saturday din naman ako magbibigay. So kukuha muna ako guys para ipainom sa kanila. So ito guys yung kwan. Ang gagamitin natin probiotics, natural organic essential. So ito guys, dito sponsor, pero kung sponsoran tayo, baka naman. So gusto nyo makuan guys, malaman yung gusto ko nabili. So ilalagay ko yung shop link sa baba. So i-mix muna guys. So ito guys, nahalo ko na. So dito, discarte dito. Konti lang kasi, tatong ibon lang naman. So siguro mga isang litro to. Tapos ko lang, kung pumula na siya guys, okay na yan. So, pero guys, umpisa ko na. So, dito pala sa breeder guys, nilalagay ko. Pero sa YB natin guys, ang pinapaubos ko muna. Okay, pinapatapos siya, tumuka bago pa yun naman. Para at least, dire-diretso yung kanyang tuka. So, yun guys. So, share ko lang pala yung bad news natin. Pero yung inakay natin pala guys, di ko nilagyan ng probiotics. Kasi kan tumutuka pa. So dun tayo, dito muna tayo sa kon. So, yung breeder muna inuna ko. So yun guys, kon pala. Bad news pala kasi yung kan itlog ng kalapati natin guys, kon na nabasag kasi kon nasa baba na kasi kagabi na meron na narinig akong kan tunog o siguro pinasok ng daga. So nakita ko dun sa bandang gilid. So ipapakita ko guys kung saan banda. So guys, so bandang dito. Diyan nakaipit. So pagkatingin ko meron ng crack. So yun guys, medyo badges. So ginawa ko na lang is tinapo ko na lang. So sayang talaga guys. Ayan o. Condition pa naman sana ngayon. Kahit nagkasakit. So yun guys, medyo badges nga lang. Medyo bad trip talaga guys. No? Diba? Sinahabol natin maging dalawa yung itlog. Pero na-disgrasya pa yung isa. So, pero ganun talaga guys. Hindi naman 100% perfect talaga pag nag-breed. Kasi yung kan natin kulungan, tagpi-tagpi lang talaga eh. So, DIY or kan recycle material. So, tsaga-tsaga din natin. At dun sa inakay natin guys, nabanggit ko kanina, hindi na natin papalabasin kasi kan once a day lang natin ipapalabas. Kasi kan nagiging mailap na siya eh. So yan yung mga dapat na kan na start na mag-motivate o mag-trapping. So yun guys, ngayon pala kan tuturuan ko kayo paano ba mag kan mabilis mag-trap ng kalapate. So unang-una diyan guys, kan sa kan yung daily routine nila sa pag-viewing at sa pagpalabas nyo guys o paparonda, depende sa inyo guys. So that una yun guys, dapat kan meron silang routine o oras na pagpalabas natin. And then second is dapat gutom sila. Gutom guys, kasi bakit gutom? Para at least mabalis natin papasukin. Kumpara kasi sa kak, lalo na pag nagkaedad yung kak or naging barako na talaga. Kasi kan mabilis sila mag-trap o pumasok. Kasi kan alam naman natin yung mga kak, medyo territorial sila kumpara sa mga hen. Pero yung hen minsan mabilis din pumasok lalo na pag gusto nila mag-pair, di ba? Tapos ang third ang kan, huwag natin gawing kan ang maging mailap yung kalapate. So huwag natin ipo-force play lalo na kung mga YBs pa. So yan yung mga pinakamahirap turuan guys compare sa mga kan lalo na hindi pa rumuronda. So iko natin yan, i-considered natin na sa trapping natin. So dapat una guys, meron silang daily routine, then tugutuman or and the next ang kan. Huwag na natin i-force fly o huwag natin gawing mailap. So tatlong tips lang naman guys. Pero madami diyan yung ibang yung katulad ng mga widowhood. Pero bonus na lang yun guys pag nagkaedad na at kung tumanda na, kasi kapag yung kalapate marami tapos example diba gutom, so mabilis na din yung papasukin. Tapos kan guys, meron ding ibang kan ginagamit pang binibigyan nila ng stick katulad sa akin. So para pag
nag-matured na siya o kinarera natin, hindi siya mailap. So, ganun lang yung pagturo o pagpa mabilis mag-trap. So, yun lang naman guys sa araw na to kasi gan, yun talaga medyo bad news yan talaga. Pero okay lang kapag merong nawala, merong matinding kapalit. So, hanggang dito lang video natin guys. Kung gusto nyo, pakilive, share, and subscribe. Ingat!